What's up guys? Today ay mag-harvest tayo ng mga maliliit na mga assassin bugs. Actually guys, hindi ko alam kung gagawin ko sa mga to eh. Kung ipapamigay ko na lang or alagaan ko or ibebenta. Nag-breed na tong ating mga adult assassin bugs dito nang hindi inaasahan. Hindi ko naman sila planong i-breed pero nag-breed sila. Yan, napakadaming mga assassin bugs dito na mga nymphs, mga babies. So ihiwalay natin sila today. Tapos i-reuse natin itong ating king baboon tarantula. At itong ating blue centipede, ililipat natin sa kanyang original na enclosure. Kailangan i-set up ulit yun ng ating ethmostigmus blue borneo. Kaya ako sila ililipat guys kasi itong setup ng enclosure na to ay pang breeding setup ng ating mga Sitala hurida kasi mataas yung humidity nito. Dapat hindi nga ito ang setup nila yung mga Sitala hurida. Masanay sa medyo low humidity tapos high temperature. Ito, tinasang ko yung humidity niya kaya yan, nagbreed sila. Kasi yung mga females naglalay sa mga moist na substrate. Tsaka baka makatakas itong mga maliliit na Sitala hurida dito sa mga butas. So far, wala pa namang nakatakas sa tingin ko. So ayun, maglilipat na tayo ng kuhan ng mga babies. Alasin ko lang itong mga malalaki. Assassin bugs, oh. May mga tusok-tusok sa likod tapos meron silang kuan tawag dito pagboses ata eh ayun yung panusok nila ayun oh pang-inject ng kanilang venom. Hindi ko alam kung tumatalab sa tao pero tingin ko tumatalab din, may konting pamaga din kapag natusok ka at na-inject ka ng venom. Oops, dito na yung isa sa may daliri ko, baka muna yan sakit lang ha. Saduhan ko muna itong isang to baka kasi may makatakas, makagapang din sila sa hindi masyadong smooth surface. Itong setup ng kanilang bagong enclosure ay hindi masyadong basa. Medyo nasa dry side siya. Tapos misting na lang no, kahit twice a week, 3 times a week misting para hindi sila ma-dehydrate. Tapos syempre pakain. Ito busog ng busog, oh, laki ng abdomen. No? Kapag ganyan daw na napaka bilog ng abdomen ay busog. Syempre, bilog ng abdomen talaga busog kahit sa mga tao, di ba? Bilog na abdomen, busog. Mukhang matatagalan ako dito guys ha. Sumiksik sila sa mga butas-butas eh. Nakatakas pa na isa. Hindi ko dito. Iyon. May mga nakasiksik dito sa butas. So try ko itong itaktak. Yan, lumabas yung isa. Yung iba nahulog na. Napakadami pa nila dito. Mga maliliit na assassin bugs. Lipat ko mo itong mga malalaki sa loob. Diyan kayo sa loob. Itong isa sa loob. Ito siguro ay parang kwan, nursery nila. Nursery yung mga bulingkit dito ko ilalagay. Diyan muna kayo. Mas safe gumamit ng soft na brush para hindi sila ma-injured, no? Iba kasi nasa butas eh. Yun. Meron akong nakitang maliit na dubya sa loob ng enclosure na ito. So, ilipat ko muna siya dito. Iihan siya ng mga assassin bugs. Mukhang malinis na. Mga adults na natitira, no? Itong mga ito ay dumating sa atin na mga nymphs din, no? Noong mga October 2020 at nung dumating sila sa atin na malilit pa lang. Ngayon ay adult na sila. Nung dumating sila ay 11 natin sila o 13. Ngayon ay ilan na lang sila? 5 na lang sila natitira. Pero nag-breed naman sila. Magta-top up lang ako ng springtails dito. Kaysa kunti lang. Pang top up lang. May mga springtails na ito eh. Pang top up lang naman eh. Kasi mataas yung humidity ng substrate na to. Kaya mas prone sa molds. Ang setup ng Sitala hurida ay dapat may mga decors na nakatayo. So ang gamit ko ay cork bark. Ang napaka-reliable na cork bark. Yan, patayo siya. Kasi kapag mag-mold to mga to eh, patayo eh. Kaya ang setup po dito may mga nakatikit na cork bark sa gilid. Tapos siya nakasabit sila sa ilalim. So kapag mag-mold sila eh, nakasabit lang sila parang mantis kung mag-mold sila. No? Nakasabit sa branches, mga ganun. Yan ang ating mga Sitala hurida. Napakadami. Meron ng nanghigop ng sabaw. Nakatusok na yung kanyang proboscis dito sa nympho. Sa ulo pa talaga, oh. Oh, hinihila pa. Napakalakas. Ito ang ating blue borneo centipede, eh. Very straightforward lang ang paglipat sa kanya. Parang, oops, muntik na yung daliri ko doon. Parang, itong buong substrate na to, buong lahat-lahat ay ililipat ko sa kanyang enclosure, no? So, yan siya, oh. Gandang centipede, no? Kulay asul. Lipatin natin siya. Baka makatakas pa. Yan. Sabi sa inyo, very straightforward eh. And so, dito mo siya nasaktan guys kasi mga down tsaka mga substrate lang naman nasa loob eh. Baro na agad siya. Napaka shy type talaga ng isang to.
Pero napaganda niya, no? Ito yung water dish. Di kailangan natin ito tubig. Yung water dish niya, parang hindi na siya mauhaw. Kasi last time may na-dehydrate siya. Kaya nang hina. Ngayon, parang lantang gulay, no? Nang hina na siya. No? Napaganda pa man din niya, oh. Yan, inom ko ng tubig dyan. May tubig dyan. Inom ka. Para kung makarecover ka. Yun, parang umiinom siya, no? Grabe, akala ko lamok. Hampasin ko na sana ng kamay ko. Si Tala Hurida pala. Okay, para sa ating King Baboon Tarantula, yung mga substrate na nasa ibabaw ang pipiliin ko. Ito mga dry na substrate, no? May masama na medyo. Medyo lang naman. Very, very, very slightly moist lang naman. Sakto lang naman yan. Mas ma-appreciate ng ating King Baboon yung medyo dry na substrate. May nasama medyo moist pero may halo pa naman tayo na talagang dry na substrate, eh. Kuha mga tayo ng coco fiber natin. Coco fiber. Ito na yung ating bone dry na substrate. Sobrang dry. 100% dry. Yan. Isa pa siguro. Haluhaluin lang natin. Ito, hindi mag-form ng baro to, no? Kasi kailangan talaga to moist na moist para mag-form ng baro, eh. Kaya ang gagawin ko, gamitin ko siya ng hide. Kamay na nga natin para mas masarap mag-setup kapag kinakamay. So yung hide niya pa ganyan siguro mapatihaya. Yan. Subunan na natin ito kanyang hide. Kulang yung substrate, guys. Napakanipis sa side na to. Kaya takpan natin ng dry na substrate. So yung medyo very slightly moist na substrate ay nasa pinakailalim na. Ah, takin na natin itong enclosure na to, guys. Takpan na, oh. Ang kagandahan ng setup na to, eh, nakikita pa rin siya. Mas na-observe ko siya. Pero ayun nga, dahil sa ganito nga siya, eh, napakahirap i-maintain. Kaya ang gagawin ko, eh, dito kasi ilipat para may ilagay na water dish. Ito kasi walang water dish, eh. Kaya, ayan. So nasa baba naman siya, nasa pinakababa naman siya. Kaya matapang akong ipasok yung kamay ko dito. Maganda na substrate. Huwag natin isama sa kanyang bagong enclosure para malinis na kasi baka may mga bolos dito yung mga tira-tira. Oops, hindi pa rin siya kaya sa ating inoobserbahan ko siya. Sigurado tayo hindi makagat ang ating King Baboon Tarantula, isang napakagandang African Tarantula, isang old world kaya masakit mga gat to. Ayan siya, palabasin natin. Ayan siya, nasa sulok. Yan, pinakamalaking old world tarantula at ito yung King Baboon Tarantula, eh. Ganda, no? Yan, oh. Oh, diba? Napakabagal lumaki. Very, very slow ang growth rate ng tarantula lang to. Ating KBT, ang Pilinobius muticus. Tama ba? Tama ba ako? Yan, Pilinobius muticus. Tama tayo. So, ayan siya. Nag-web up na agad dito, oh. Ayan, oh. Shining, shimmering na web. So, amo nga pala water dish. Wala pa siyang water dish. Takpan ko muna. Kuha tayo ng water dish niya. Supposed to be dapat, eh, fossorial setup si KBT. Ito, hindi masyadong fossorial, no? Dapat talaga, eh, dito kasi ilipat, oh. Kagawin ko siyang fossorial setup dito. Kaso wala na tayong ganyang size na enclosure, eh. Ito na yung natitiray na medyo malalim-malim ng konti, eh. Pero hindi pa rin. Parang contra-terrestrial setup to. Pero okay na siguro yan. May hide naman siya dun, no? Tayo siyang papatin sa kanyang hide. Yan, oh. Hindi masyadong kon, no? Defensive. Takot na takot. Yan. Tapos ako niyang water dish. Dito ko alagay sa sulok. So, sana mag-settle siya. At meron na siyang ngayong water dish. So, yan ang ating KBT. Ang ating King Baboon Tarantula. So, dumating siya sa SPTV, no? September 2020 ata. So, i-check muna natin siya, no? Kung nasa good condition siya. Uy! Panggulat pa ako. At yun, marami nagulat nung unboxing niya noon, eh. So, pasensya na sa mga nagulat noon. At ayun, mayan pa rin siya. Parang hindi lumaki. Talagang sobrang bagal na kanyang growth rate. Ayun, mayaan na natin siya, no, para makapag-settle na siya. Yung water dish na tapon. Refillin ulit natin. Oh, puno pa pala. Natutuling na ako. At tapusin ko na dito, guys, para makapag-rest pa tayo. At may duty pa tayo bukas ng umaga. Another long day. Yun, tuloy-tuloy lang sa mga kapwa ko Filipino abroad. Naks, parang nagpapayo na. Yun guys, basta chill lang tayo. So, Schizopelma TV.